Ew, ano ba yan? Ano ba yan? Ew, hadi. So, ayun na nga, no? Bakit ka nag-hi? Ano lang naman to? Continuation lang to nung vlog namin na pumunta kami ng Mega Mall dahil sa warehouse sale. So, actually, another day na naman to. Oo. hindi siya mismong nung dumating kami kasi napagod na kami noon. Oh, hindi na kami nakapag-vlog. This is another day. Hindi na kami nakapag-vlog, so ibang araw na to, kaya iba na yung damit namin. Nakaligo na din siya. Ito, hindi pa din naliligo. Ano ba yan? Yan, di ba nga pumunta kami ng Mega Mall para bumili nga ng mga, bumili nga dahil di ba sale. So ngayon, ipapakita naman namin sa inyo kung ano yung mga nabili namin. And syempre kung magkano namin talaga siya nabili. Hmm. Kung okay ba talaga na bumili kami dahil sale. Actually, lagi naman nating binabanggit yun. No? Pero lagi namang sulit kapag sale. Actually, ganito kasi yun, no? Di ba mahilig nga kaming mag-window shopping? Hindi naman mag-window shopping, mag-ikot-ikot kung saan-saan. And ako, usually, kahit na may ibang lakad ako, basta magpunta lang ako ng kahit na nung store may madaanan ako, tapos mapag-tripan ko na tignan siya, pinapansin ko talaga yung prices. Kasi mahilig ako mag-compare ng prices. Kung iko-compare naman natin, meron talaga mga item na sulit kasi mababa yung price. Pero meron din ng items na parang ano siya eh. Parang feeling mo nalugi ka ba? Parang ano siya eh. Nalugi ka ba? Parang hinahype lang yung price. Para lang masabing sale. Halimbawa, yung price talaga ng product na yon kahit saan ka pumunta. Halimbawa, 100 pesos. Tapos, dyan sa sale, ang gagawin nila, i-hype nila na ang price ng product is 150 pesos. So, isipin ng tao na 150 pesos mataas yung price. Tapos, lalagyan nila ng sale na tag. Tapos ang price na lang, 90 pesos. So ang akala talaga ng tao, nakatipid sila ng from 150 pesos to 90 pesos. Pero hindi nila alam na in reality, in actual, talagang 100 pesos lang yung original price nun. Yun. So, wag na natin masyadong pahabain pa. Simulan na natin kung ano ba talaga yung mga nabili namin. Asan yung resibo? Nakalimutan na. Kasi actually nagulo na yung mga gamit to dahil nga another day to. Oh, wala na yung resibo. Nandito, no? Yan, ang haba. Ang haba-haba ng resibo. Ang konti lang naman ang pinamili. Actually, guys, mga mura lang naman yung mga binili namin. Hindi na yung mga mamahalin. Kasi, syempre, wala na ngang pera. Tapos, yun. Sige, isa-isahin mo na. Actually, mahirap siyang hanapin sa ganitong resibo kasi parang code lang nakalagay. Ano, paano to? Paano ba to? Basa ako ng bahala. Paano natin malalaman? Kasi tingnan nyo, parang ano, nakikita ba? May price naman, actually may price naman siya dun sa mismong item. Yan. Hindi, ano kasi, puro code lang. Baka na. Bahala na. Kilo. Ito, ayan. Alam ko to. May price nga kasi siya. Ito, sige, unahin natin to. Tupperware siya. Ay, hindi pala siya Tupperware. Plastic container. Yung Tupperware pala, brand yun. Plastic container. Actually, nabili namin to dun sa warehouse sale, di ba, ng SM. Tapos, kinabukasan, pumunta ako dun sa malapit na bilihan namin ng mga gamit. Meron palang mas malaki dito, tapos mas mura pa. Oh, no! So, ano? Nanginayang na naman ako. So, ito. Ayan, ilang inches ba to? Siguro, 12 inches yung length. Tama ba? Ayan, kasi 1 foot eh. O, ayan, 12 inches. Tapos, yung height niya, mga 5 inches lang. Ang width niya, siguro mga 6 inches. Yun. Ito, plastic container, nabili namin siya ng, ayan, may price, 78 pesos lang. Saan mo gagamitin to? Ah, yan, dahil di ba mahilig nga kami na mag-milk tea, gumawa ng milk tea, so nag-decide ako na yung tapioca pearl, dito na namin siya ilalagay kasi pag dun siya sa plastic, nagmo-moist siya. Yung ano yun ah, yung hindi pa processed, yung hindi pa naluto. Kasi napansin namin na kapag hindi siya sealed, talagang nagmo-moist. Mm-hmm. So, nasisira yung tapioca pearl. So, next ay itong... Bumili na kami dito dati, dun sa mga nakaraang sale. Yung ano, microwavable na container. 750 ml. Yan, bali 10 pieces na 750 ml na microwavable
plastic container. Price niya is kano ba? 70 pesos. 70 pesos 10 pieces. So bali lumalabas 7 pesos yung isa. So yan, bumili kami niyan kasi 'di ba ako nagbabaon. So mas maganda na ganito na yung ginagamit mo kasi syempre kung iini pagbabaon ka 'di ba hindi na siya malamig. Ay hindi hindi na siya ma- Ba't mo lang gamitin pambaon to? Para kasi nga microwavable siya, eh 'di ba sa office may microwave. So, syempre, mas okay siya na gamitin para pag nag-lunch ka, sobrang init, 'di ba? Ayun, napabili na naman kami ng plato na gustuhan niya lang. Bakit nga ba? Ito, nag-decide kaming bumili nito kasi pag halimbawa may vlog kami or nagluto ako, na gusto ko nang may presentation ganyan ganyan. So, napansin ko wala kaming matinong plato to. De, meron kaming ano, kasi yung square na plato namin, gustong-gusto ko 'yun, kaya lang hindi namin ginagamit. Usually ang ginagamit namin yung red. Tapos yun nga, so nag-decide ako na bumili ano, ng ganito para at least, bawa kung luluto ako ng spaghetti, mas ma-emphasize yung itsura ng spaghetti pag halimbawa nag-picture ka, ganun, mas halata siya. So nabili namin to ng 65 pesos each. 65 pesos pero lang. Parang kung iisipin mo, mahal siya eh. Diba? Pero ako okay lang. Ako kasi, ang gusto ko talaga sa plato yung magaan lang, tsaka yung hindi nababasag. So ito, yan. Hindi naman siya mababasagin, kahit na malaglag siya, hindi siya mababasag. Ayoko nung mga plato na mabibigat at lalong-lalo na yung mga nababasag. Dalawa lang kasi madami na kaming plato. Yan. Next naman, syempre, kung may plato, merong ito. Utensil. Kutsara lang tsaka tinidor. Fork and spoon. So, madami nabili to. Namin yan. Magkano ba to? 100 pesos tatlo peraso. 3 pieces for 100. Ayun, bali 200 tong anim. Mas ano siya, mas mahaba siya tsaka makapal talaga. Kung ngayon naman, naisipan ko na mag-upgrade na tayo. Kasi, yun nga, parang pangit naman na hanggang ganun lang yung ano, yung tsaka, gamit natin. So, ito, makapal. Ang ganda talaga ng quality niya, ang kapal, premium na premium siyang tignan. Pero hindi siya yung ano ah. Ayan oh. Yan, ayan siya. Hindi siya yung ano, hindi siya yung may mga design-design. Yung may mga design dyan, na kung ano-ano, yung may ibang kulay. Ang gusto lang talaga namin yung ganito, silver lang. So yan, bali 200 pesos to, bali tatlong tinidor, tatlong kutsara. 200 pesos. Next! Only. Next naman ay itong mga ayon. Punda. Punda. Yan, ito, para dun sa body pillow namin na mahaba, na malaki. Tsaka ito, yung sa hotdog pillow naman. Yan. Actually, ano guys, no? Ang tagal na namin naghahanap ulit ng punda nung hotdog pillow tsaka nung body pillow. Actually, ano eh, nung binili kasi namin yun, isa lang yung binili naming punda. Tig-isa lang sila. Yung hotdog pillow, yun yung mahal kasi parang 500 plus or 700 ata yung pillow. Tapos yung punda niya, parang 500 plus din, di ba? Kaya yun, mahal talaga siya. Pero ito, nung sale, ang daming klaseng punda. Pero ito, 100, ano to? 142. 142 pesos yung sa hotdog pillow. Pero, in fairness naman, yung binili namin na dating punda, yung 500 plus, ano yun, talagang makapal. Tapos iba talaga yung klase ng tela niya, maganda. Saka hindi siya mabilis masira kasi diba, since isa nga lang yung isang klase lang siya, so palaging nalalabhan, pero hindi siya agad-agad nasisira. Ito, medyo mas manipis lang siya, parang ordinary lang na tela. Ayan, tas may counter. Pero isa lang ata, tig-isa lang binili namin. Parang ano lang, halimbawa, lang. Lalabhan yung isa, papalitan muna nito. Tas yung sa ano naman, sa body pillow, ayan, wala, ganun din. 120 De- pesos ata ito. Ayan, 120 pesos. Next! Ta-daan! Na naman! Container na naman! Dahil nga sa mahilig kami sa super milk tea, ang dami-dami na namin na nabibili para lang talaga sa milk tea. Para ma-perfect namin siya. Kung ano-ano talagang binibili namin. Di ba kakabili ko lang ng container yung 1.5 liter na timplahan? Tapos ito, bumili na naman kami ng 1 liter lang. 1 liter ba to? Para may timplahan siya. Kasi hindi niya kaya masyadong malaki. Shadong malaki. Hindi niya kaya.
Yan. Ito, saktong-sakto lang, madaling i-shake. Yeah. So, ito, 80 pesos lang to. Ito, mas mahal to eh. Alam ko mas mahal to. Yeah. Ayan o. Maganda siyang tignan. Ano ba to? Kasi, et, diba, minsan nagbabaon ako sa office ng milk tea. So, ito, nasukat ko na din siya. Sakto yung straw dito ng milk tea. So, ayan, at least 500 safe. ml lang ata to eh. 500 ml lang. Basta yan. Magandang klase siya. So, may baonan ako kung gusto ko mag-milk tea. Yan. Sa actually, office, ano, di ba pumunta ako ulit kahapon dun sa Topway, yung nandyan lang na parang market na bilhan ng mga gamit. Yung ganito, ito ang price nito pala, ulit yan eh, magkano to? 80 pesos. Ito 80, mas mura to. Ito mas mahal, ano siya, 175 pesos. Kasi pero yung sa ano, klase. Maganda, pero nung pumunta ako ng Topway, meron din ang ganito. Yung sinend ko sa yung picture, meron din ang ganito, eksaktong ganito. Ganito din yung design, no? Yan, no? Ganyan yung tatak? Hindi, hindi ganito yung tatak, pero yung design niya, eksaktong ganito. Ang price niya lang doon, 80 pesos. Diba? So, ito, next. Ano kasi, lang naman ito eh? Lalagyan ng toothbrush at toothpaste. Oh, toothbrush kasi, at toothpaste, diba, yun lang. Para may lalagyan ako sa office. So, ito, magkano lang? 45 pesos lang. Pero ano, kung mapapansin nyo, parang ganito lang, tapos 45. Parang pag sa Pasig mong binili ito, 10 pesos lang ito eh. Wala, napabili lang siya ng maliit na mini tabo. 20 pesos lang. Tapos ito, mga lalagyan ng sabon. Dami-dami na namin ganito, no? Pero pag usually kasi pag bumibili ako, di ba yan? Di ba set to? Ganyan. Ang ginagawa ko, ito lang ang kinukuha ko, yung may butas. Kasi gusto ko paglagay ng sabon, kahit mabasa siya. Magda-dry siya. Magda-dry siya. Lalabas lang dito yung tubig sa kabila. Hindi tulad nitong isa na may stock yung tubig. Parang mabababad sa tubig yung sabon nyo. Yan. So, ito, 10 pesos each lang. Mura-mura lang, 10 pesos. Next naman ay ito. Para na naman siya sa milk tea. Yes. Yan. Bumili kami ng maliit lang na lutuan. Maliit lang to. Kasi nga, di ba, pag halimbawa magluluto ako ng tapioca pearls, kailangan ko yung maliit lang kasi napansin ko, puro yung mga lutuan namin dito pang madamihan, malalaki. So, syempre, mga pearl, maliliit lang naman yun. So, kailangan, maliliit din so, yung yan, lutuan. So, yan, kaya napabili kami nito. Mura lang naman to. Magkano ba to? Yun o. 150 pesos. 150 pesos lang. Yan, mura lang siya. 150 pesos. Anong next? Ito, ano lang to? Kahit po, pot holder lang naman to. Madami na kaming pot holder, pero gusto ko magpalit na ng bago na naman. So, magkano ba to? 40 pesos. 40 pesos, pot holder. 40 pesos. Maganda siya, oh. Magandang klase yung tela. Yan, maganda. Next naman ay itong lagyan ng sabaw or ng pagkain ng na may kanin. Ng ano ba? Basta yun, pag may sabaw or kanin na ayaw mong palamigin. Yan. So, ito. Tanggalin mo natin. Yan. Oh! Walang ano. Oh, ay! No! Hindi kami dun ah. Ano pala? Meron pala siyang butas. Ang iniisip kasi namin nung bibili namin to, yung ano, yung talagang sealed siya pag ginanon. Yung walang butas, wala. Kaso, ang nabili pala namin, hindi namin napansin ito. Yung merong ganito, pag may kutsara, di ba? Oo, ano kapag yun? May sandok o kutsara, dyan yung nakalabas yung ano niya. Ganun. Walang kutsara. Kasi yung mga nakikita namin na merong ganito, may kasamang kutsara. Ay, kutsara ba yun? Sandok, may kasamang ganun. So, lugi hindi tayo. Na, hindi namin yun. Hindi namin, hindi. May, wait lang. Ano? May nakita kasi kami ng ano, ganito, tapos may naka, di ba naka ganyan yung sandok. Sabi ko, wag na kasi nga may sandok. May ayaw butas, namin ang ayaw. May butas. Oh. Pero failed. Tapos ang ito, ang tinignan kasi namin na design nito yung isa. Yung isang design yung naka-display nila, hindi ito. Sure ka? Oo. Ang naka-display nila, hindi ito. Di ba? Walang butas yon. Tapos, nung naghahanap na kami ng size, nakita ko to nandun sa gilid. Say, kuy, ito, ay. Yan, say, kuy, ito yung kunin mo kasi andito yung mga size, andito yung mga may design. Tapos yun, kumuha lang kami. Ito, nakaganon. Hindi na namin tinignan. Kala namin same lang, yung design lang yung pinagkaiba. Yun pala, ito, merong butas. Pero okay lang. Kasi, wala kaming ganito eh. Ang meron kaming mga mangko, pero wala kami nung ganito na may cover. Napakano, malaking tulong to.
paggagawa ng sabaw, ganun. Yan, so ito, last na. Kasi nga dahil ulit to sa milty na milty naman. Milty na naman, dahil sa milty kung ano-ano nabibili namin. Yan, bubuksan ba natin? Bubuksan natin. Kunin mo yung ano. Buksan natin para makita ninyo. Guys, alam nyo kasi, nang dahil sa milk tea, parang pabago-bago kami ng lalagyan. Parang every time na lang na magtitimpla kami, gusto namin iba yung parang baso, ganun. So dahil sa milk tea, kung ano-ano talaga ang nabibili natin. Yan. Bali ano to guys, no? Buksan mo to. Yan. Napakamura lang nito. Anim siya. Ang ganda pa ng design. Ayan o. Diba? Yan. Bongga. Saktong-sakto siya, 'di ba, pang milk tea. Ang dami-dami na namin ng milk tea. Lalagyan ng milk tea, ano ba 'yan? Kung ano-ano talaga. 'Di ba pag nagpi-picture ka, mas gusto mong mas parang naiiba yung design. Saka diba? mas nakikita yung itsura. Oh. So ito nabili lang namin ng 250 pesos, anim na, 'di ba? Sobrang six pieces, mura. 250 pesos. So parang lumalabas na nasa parang 40 pesos lang yung isa. Yun lang naman yung mga pinamili namin, konti lang naman, and di naman namin kailangan yung iba pang mga nandun. Kumbaga, hinanap lang namin yung sa tingin namin na mas kailangan talaga namin. Pero syempre, as usual, nag-focus talaga kami ngayon sa milk tea. Kasi basta yun, ang dami-dami na namin binibili para sa milk tea na yan. So yun pala, bago namin tutapusin itong video na to, shoutout muna pala sa taong nagpapa-shoutout. Ayun, may bago kasing subscriber dito sa channel, and ano siya, thank you kasi napaka-active niya. Kapag may bagong upload kami, comment siya agad. Nanonood talaga siya. Pinapanood niya, and yung ibang videos din namin, pinapanood niya pa din, and nagko-comment pa siya dun sa iba. And ito pa, napansin ko, parang nirecommend niya pa kami dun sa ano, sa iba niya pang friends. Mm. So thank you talaga. Thank you very much. Thank you sa iyo, Chris Ibias Palanggayan. Salamat sa iyo. Thank you very much. Sana patuloy mong suportahan yung vlog natin. Yung iba kasi diyan, ine-encourage din namin yung iba na syempre mag-ano din kayo, mag-comment kayo kung ano yung mga gusto niyong ma-vlog natin, kung may mga suggestion kayo. Kasi syempre kami, kumukuha lang din naman kami ng idea dun sa mga nababasa naming comments. Tulad nga nung parang, 'di ba, sa PC. So, meron nga tayo ng ano dito ng mga episode na puro pang PC. So yung mga nagagawa ko doon, usually, kino-comment lang yun ng mga tao. So yun. Tatapusin na namin tong video na to. And kasi naantok na naman ako ulit. Yan, so syempre, kung nagustuhan nyo ba tong video na to, huwag nyo kalimutan mag like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Babu!